Hi mga mamshies! Welcome to our channel! Tenten Channel! So for today's video, mag-unboxing tayo ng another order natin from Shopee and review natin syempre. Kailangan ba nag-unbox tayo, i-review natin yun. So ito po ay BNK Electric Fan. Electric Fan. So marami akong nakita nito sa TikTok na nagsishare na napakamura daw nito sa kuryente. Sobrang tipid. So guys, mga mamshi, paano din naman siya magiging tipid? Ay 9 watts lang kasi siya. So titingnan natin kung 9 watts siya, pero malakas ba ang kanyang hangin. Yun yung titingnan natin sa review. Sasamahan niyo ako mag-unbox. Mga mamshi, nabili ko lang to for only 415 pesos. Ayan. So brown yung color niya para medyo aesthetic naman. Kahit plastic at pumurahin lang siya. Ayan, so yung una nating makukuha ang laman niya is dada. Yung kanyang body. And then next. So, body pa din to. And yung kanyang motor. Ayan, so ayan, ito yung motor ng electric fan. And then, ito naman yung, ayan na naman sa likod, mangyayalam na naman. So, ito yung kanyang stand. Ayan. So, pinakang paa niya. And then, ito yung kanyang LEC. So, 5 yung LEC niya. So, hopeful tayo, malakas yung hangin niya kasi lima na yan. So, yung kanyang materials, makapal naman itong LEC. Pero pagdating sa body, medyo manipis. Hindi naman manipis, kaya lang may tendency siyang pumuto. Pero okay na rin, sulit na rin sa pressure niyo. Careful na lang tayo sa paggamit, iwasan mabagsak para hindi mabasag. And then ano pa? Ito yung panlock din sa body. So assemble na natin lahat itong mga to. Madali lang naman. Wala akong nakitang gagamitan ng screw. So, kabit-kabit lang siya. Puro mga thread. Ayan yung pinakang paa niya. Ayan, flat na square. Nakabit na natin to. So, ikot-ikot lang naman. Wala yung tornillo yan. So, nakabit na yung unang body niya. Ayan. So, dapat ano lang tayo, sure tayo dun sa pag-ikot niya para hindi mag-loose thread siya. Pili natin to, yung pinakang cup niya, cover design, para hindi kita yung dugtungan. Sabit na natin yung mga LC isa-isa. So, sinusok-sok lang siya, kita nyo, ayun. Sinusok lang dito. Ito na rin yung mga LC niya. Make sure na lapat natin maikabit para hindi tumansik. Tutunog siya, may marinig kayong parang nag-click pag nakalapat na siya. Lapat na lapat. Yung LEC dito sa body, ayan, isusok-sok lang naman siya dito sa pagitan. Ayan. Ayan, nakabit na siya, buo na. Ayan, yung itsura niya. So, testing natin kung the moment of truth. Kung malakas talaga. Ayan, gumagana na siya. Uy, malakas din. Layo ako. Diba? Hindi rin naman siya delikado kahit walang bahay kasi manipis na ang kasi. Tsaka hindi siya malakas. O, kahit hawakan siya. Kapag. Naipot. Pero yung hangin niya yan, okay na yan. And then switch niya, ito lang. Wala siyang number na 1, 2, 3. On and off lang. O. Mahaba din yung cord niya, pwede niya siya ilayo or pero hindi po siya masakit. Siyempre, delikado pa rin sa mga baby. So, yung sulit na yan, guys, sa 400 pesos. Tipid pa sa kuryente. Yung purpose talaga kasi namin is sa loob ng kwarto, yung after mo mag-aircon, tina-timer lang namin sa morning yan, pagpalit siya. Habang malamig pa yung room, kanya lang yung air. Compare kasi dito na 65 watts na matipid din na tayo. Sa pag ganito taglamig, sobrang lakas ng electric fan talaga. So, tama na yung ganitong hangin. Sana tumagal!